Ngayon ay tingnan natin. Okay. Pa, may, ano niya pa ako kung ano. Kita na yan. So, Danny, may nakikita niyo yung screen? Opo, opo. Ayan. Ba, ang dami ng token ah. Saan? Oh, ang dami ah. Akin yan. Yes, sir. Hindi kayo makakatanggi pag binangutang. Pwede na yan, Pastora. Yung 500, pwede na ilagay. Akin yan, bro. Ilagay nyo agad. Ilagay nyo, baka may mag-utang pa. 11 ang natira, pero dalawang beses akong naglagay dito, pwede kaya? Bakit pwede yata? Dalawang beses ako. Pwede po yung araw-araw. Araw-araw na ba to? Ay, magpa-plus na, magpa-plus yan. Mag-i-start na ako na. Kiki pare. Tapos Planet IX. Oh, Planet IX. Ang gawa ng... Doon meron. Oh, sandali po. Wait. Polygon po. Wait. Back po kayo, back. Babalik ako. Nakita po ko Ethereum, hindi po Ethereum. Ah, sige, teka, baka kaya may problema. Teka, babalik ako. Yung, di ba may sa gas, parang ay, paano re? Isa pa ang balik. Planet IX. Okay, Planet IX. Ayan po, planetix.com. Go. Ay, hindi po, yun po, papalitan po natin yon. Huwag niyo pong bilisan ang pag-click. Papalitan po natin yung nasa taas. Ah, sige, babalik uli ako. Oo. Okay. Yan po yung kwan, ipalitan niyo po ng Polygon Matic. Alin yung Planet IX? Hindi, alin dyan? Yan po, Ethereum po kasi nakalagay. Ethereum. Saan nakalagay? Yan po yung sa, yung Go. Yung sa likod po. Ito? Opo. Are, yun. Ano nakalaan dapat natin po? Polygon. Yun, no, dyan may pag-alit. Yan, tigun na po ninyo. Okay, kaya para hindi kami magkaigi dito kanina. Oo, yun. Tandaan nyo po ah, para marami tayong pag-aaralan dito. Para okay. Yumaman. Wallet Connect. MetaMask po. MetaMask. Yan pong, bakit? Alex Foundation. Ako na connect foundation po. Naka-connect na mga agad. Oh, bilis. Yan. Stake your IXT here. Mm. Kailang ha, medyo mahina ang ating internet. Yan. Sa baba po. Sa akin yung nagawa ko, rin kay Edgar ang yan. Hindi. Okay. Yan, stake. Para ba, ang decision, ilalagay na po lahat. Ah, hindi pa. confirm. Confirm muna, confirm. Confirm mo po. Kanina kasi yan ang nalabas din. Eh, bakit? Ano? Confirm. Ano yung password? Dito nagkakapahirapan eh. Dami na nakakalimutan. May lista ako, may lista. Teka. Ayun. Kay Edgar to, ano? Okay. Lalagay natin. Oh, yun. Nag-iikot. Ayun. Okay? Stick. Yan. Okay. Ilan po. Ilan. Click nyo po kayo. Click nyo po yung zero. Para ilagay na po natin. Ilan? 200. Ay, kayo po magde-decision. Ay, 200 daw. Sigurado ka, ha? Baka mamaya yan. Mag-iiyak-iyak ka. Sir Dane, sabi ko baka mamay iiyak-iyak ka. Ito naman yata lagi. Yan, 200. Masaya ka. Yan. Iiyakan. Ayan na. Stake ban. I-click nyo po yung stake pounds niya. Yan. Confirm. Confirm. Oh, password uli. Opo, ganun yan eh. Word ng Polygon? Hindi, yun uling ano, kanina. Yan yung kanina.
Bukas, eh, meron na yan. Meron na yan hanap buhay. Uh-huh. Ayan. Bukas. Hindi. Katulong na pagbabasura. Ayan. Oh, yes. Yan, okay na po. Ikon nyo po itong resibo. Yung pinakapatunayan, resibo nyo. View and polygon scan. Click nyo po yung pula. Teka. Pula nyo po rin view. View and polygon? Opo. View and polygon scan. Oh. Ayan. Yan po yung katunayan. Okay. Success. Status success. Yun. Pala. Okay, success po. Tapos, eh, ibabaan nyo pa ulit. Hindi, ikon nyo po. Para makita namin. Yan. Nakalagay po dito. Yan, ibaba niyo po. Wala na. Ikon niyo po. Yan, yung sa taas para makita namin. Yan, yan po, nakalagay. Yan. Yan po. Wow, may kontrata pala ito. Galing sa Kwan, tapos yun, to Planet IX. Yan po yung katunayan. Okay na po yan. Okay na. Sure, thank you. Maghahanap buhay na. Congratulations po. Maghahanap buhay na yan. Bukas meron ng laman yan. Yeah, may pambili na ng Pampers. Ayan, okay na po. Labas na po kayo dyan. Thank you na. Thank you. Thank you. Okay, labas na dito. Iba naman. Iba naman. Iba naman. Next, next. Stop. Para makarami tayo. Mabilis, oo. Oh. Ayun pala, kaya pa ako nanay. Doon sa trendok na yun. Anak ko na yun. Tingnan lang. Sino po yung next? Thank you, bro. Thank you. Welcome po. Welcome. Congratulations po. Wala ka lang. O, ito sa'yo ang Google. Ay, sa Chrome. Yan, dito ka. Yan, ayan, kung halimbawa ito 100% para pala ganun percent. Yeah. 1,000 sir, 1,000. Ngayon, ito 100% na ito, halimbawa ng EPY na inamutan natin. Halimbawa, ang IXT mo dito, maglagay ka ng IXT na sabihin natin ang 110. Ayun. Oo, inabot mo yung 100% na that time. Ang advantage lang nito, yung mismong 100% pa yan during that time na nangyayari ang mga transaction, yung palitan, labas-pasok ng mga token sa loob na decentralized. Ay, ano ba yung decentralized? Yun po yung mga quick swap, yung susi swap, yung MetaMask, kasi may swap din sa MetaMask. Yan po yung decentralized na tinatawag natin. Okay ho. So ngayon, inabot natin 100%, 100 IXC token. Siyempre, malaki-laki yung makukuha natin doon that time. Pero habang dumarami, may naglalagay ng 500, IXC, 1,000, mga ganyan. Sa habang lumilipas yung kada minuto, may naglalagay ng token, bumababa ito kung napapansin nyo, yung percentage. Kasi marami na tayo naghahati-hati. Okay ho. Pero hindi ibig sabihin noon, noong naging, sabihin na lang natin na 50% pa lang yan. Okay? After 1 hour. Hindi ibig sabihin, nung nag-entry ka ng, nung pumasok ka ng 100 IXT, that time ng 100% pa yan, ay 100% pa rin ang kikitain mo. Noong 50% na siya. Hindi po mangyayari yung ganon. Imbalance po yun. Bakit to? Sabihin na lang natin. Okay. Ipagpalagay natin ang presyo ng IXT token ngayon, 1.71. Bumili tayo. Okay? Ngayon, biglang bumaba, naging 1.0 na lang ang IXT token. Bumili ka rito ng, sabi mo na 100 IXT token. Tama? Ngayon, no, hindi pwede noong isang araw naging $1 na lang ang IXT token, ay 1.71 pa rin ang halaga ng presyo ng ano mo, nabili mo na 100 IXT token. Sasabay po yan. Ganon din po. Pwede dito sa presyo pala. Oo, sasabay po yan. Kaya kung ano yung inabot natin na EPY na ngayon, kung meron dyan ngayon, okay, hindi, nagtataka ako doon bakit meron 328 pa doon. So, hindi pa malinaw sa akin yon, 328 na yun. Kasi, alalahanin natin, kahapon pa lang yan, so puro tayo conclusion pa lang. Walang nilabas si developer ulit na yung talagang maiintindihan natin ng talagang ano, yung talagang 100%. Kasi, kumbaga ay pangmalalim kasi paliwanag nila eh. Pagka sinabi mo na dilatak nila na gano'n, ang ano lang doon, latak lang talaga. Basta yun lang talaga yun. Kung sino yung talagang malalim na yung pagkakaunawa sa staking, maintindihan niya kagad yun. Pero sa atin,
hindi pa ganun kalalim ang ano natin na list natin doon sa thinking. Pero ang basic, ganyan po yan. Kung inabot natin 100, okay, mas maganda. Kasi nung nag-umpisa, 326% eh. Ang alam ko eh, pagkakatanda ko. So, kung halimbawa inabot natin 326% that time, maglaki ka ng 100%. During that time na nagkakaroon ng transaksyon, ang laki na kikitain mo talaga dyan kahit 100 na exit token lang. Kasi sobrang laki ng percentage. Okay. So, paano mangyayari dyan? Ngayon, 300, para makuha natin per day natin dito, 326 divided by percent, i-divide natin yan sa 365 days. Kasi annual percentage yield, yield po yan. Ibig sabihin po ng per year. So, 326 per year ang tutubuin ng 100IXC mo. Kung stable yung 326 na yan. Eh, bumababa yan kasi dumadami yung naglalakay ng pera sa liquidity pool. Okay, ito sa staking. Almost the same po yan, ha? Sa staking po. Kaya no, siyempre, habang dumarami yung naglalakay ng nag-i-stake po dyan, bumababa yung percentage kasi marami na tayo naghahati-hati doon. Okay? Ngayon ho, so ibig sabihin pala niyan, kapag mas maliit yung percentage na naando na sa Planet IX, good news yun para sa atin. Bakit ho? Yung ganong kaliit na percentage, ang ibig sabihin po no, ganon kalaki yung nag-i-stake, ganon kalaki yung naando na IX token. Isa pang impact nun, hindi tayo mag-aalala na ma-devalue ang ating token kasi naando sa staking. Ah, di ba? So yun po yung mga ano niya, yun po yung mga ganito. Baka yung mga karuntong yung mga benefits noon sa pag-i-stake na yan. Kaya kay Sir Danilo, nag-stake ng 4,000. Ang inabot niya ni Sir Danilo, 39 ata. Oh, 4,000 kay Sir Danilo. Mali. 39 na lang yun nung inabot namin. Oo. Nung pinasok namin ito. So, tingnan nyo naman nakikita ngayon ng ano, no IXC niya, di ba? Nasa 54? Ang akin na coach resting ngayon ay 60.98 na ang kinita ko. 60.98 na sa apat. Oo. Wala pa isang araw ya kasi mamaya pa alas 11 ang isang araw. Malaki pa rin kasi. Pero kung sisilipin po ninyo, sana magpapakita lang ako dito ha. Sa... Itingnan natin dito sa... Sa akin naman 18.10. Ilan sa'yo? 10.10. 10.10 lang. Pwede ko pa ito dagdagan, pero... Di, Ma'am Abby siguro, biyasa dito sa staking. Malaki. Alam ni Ma'am Abby yan. 15,000 nga yung kanya, nakita ko. Nilagay. 15,000 IXT. 15K na around 30% na rin siya, no? 30 to 40% na siya nag-stake. Laki. Ang kurang kasi dyan, sir, yung mga walang account na Planet IX, sa account ko na ilalagay. Okay. Pinag-isa na nila, no? So, maglalagin na ako sa Binance, ha? Tingnan niyo po yung sa ano. Ikaw, Binance na ito, ha? Tingnan niyo po. Yung difference niya na, ano? Pupunta tayo ng... earn. So, staking. Yan. Parehas po yan. Wala pong pinakaiba yan sa ano. Sa, what? Halimbawa, mag-i-stake ka dito sa, what? Sa AUs na ito. Okay? Yung token na ito, mag-i-stake ka. Ngayon, kung mapapansin nyo rito, APY din po ito. Okay? Ano ba ang gagandahan pala ng APY na yan? Okay, papaliwanan ko lang ako. So, kung mababasa niyo doon sa sinabi ng ano na developer doon sa announcement, meron siyang binanggit doon na compounding. Ang ibig sabihin po noon, pagka compounding, compounding nga raw yan, no? Nag-roll over ganun. Interest through interest. Ibig sabihin pala noon, kapag nag-stake ako ng 4,000 IXC token, yung 60% 60 point something ni Sir Danilo na kinita, nag-i-interest na naman po ulit yan. Gugulong ulit, parang snowball. Gugulong ulit yun. So, interest through interest. Ganyan po yan. Nagre-re-stake po siya. Ganyan po ibig sabihin na compounding ng saka, ganyan kaganda yung EPY.
Ayan. Para ano po. So dito, kung mapapansin nyo, okay, nasa ano na po ito ah, nasa lock staking po ito. So 9.78%. Diba? Sa 120 days. Okay, pagka 90 days, nagbabago yan, 7.01 na lang, 60 days, 4.89, 30 days, 4.69. Tingnan nyo po mabuti yung diferensya ng staking sa Binance at saka staking sa Planet IX. Ang laki ng diferensya. Ang laki po na nakukuha natin doon. Tama po. Yung ganyang tinubo ni Sir Danilo, ngayon ko nga lang nakita yan eh. Sa totoo lang. Kasi nga, ang laki pa. Platform, ano, wala nyo, ano? Parang ganito yan, ito. Ito, nasa 35%. Ito, napakalaki nito. Sa totoo lang. Pero, 120 days yan. I-stake mo ng 120 days. Kaya ganun kalaki. Eh, gano'ng katagal yung 120 days? Eh, yung sa atin, 30 days lang yun. O, tingnan yung 30 days, diferensya. 21.32. O, diba? So, ganun po yun. So, habang tumataas at habang dumarami yung nag-i-stake yan, bumababa po yan. Pagkakakunti nag-i-stake dito, syempre, yung pag-ahati-hatian nyo doon sa transaction fee na nangyayari, yung palitan doon, kakunti lang kayo nag-ahati eh. Kaya, tama sir, naalala ko na. Oo, kaya mas kakaunti kayo mag-ahati-hati doon sa transaction fee. Mas mataas yung percentage mo. Okay ho? Ngayon, kung mas marami kayo na naglagay, tingnan nyo, lahat tayo may hawak ng IXC token sa Team Europe International, nag-stick tayo, lahat tayo na mag-ahati-hati doon sa transaction fee doon, sa staking na yan. Diba? Ay, paano kung sabihin na lang natin, puro director lang ng Team Europe ang nandun? Ilang percentage kaya yung ano nandun? At baka mga nasa 350 something ho, ang percentage yung makukuha nila, kada transaction yun. Ang laki ho. So per year po sa Coach Reste, ang kinukuha natin dito Coach Reste, ma-interrupt kita, ay yung result, yung patunay. Kasi hindi naman tayo pwede magkwento, ay malaki ang kinita namin sa staking. Kaya nasaan ang patunay? Kaya ako, nag-rest na rin ako. Yung akin na 4,500 sa ngayon, ini-estimate ko, kung ito'y araw-araw, mag-minimum na lang ako ng 50 araw-araw. Times 30 days. Eh, naku, ilan po yun? Ano pa yan, sir? 1,500 isang buwan? Hindi pa rin pare-pare, sir. Babago po yan. Hindi po pwedeng kumita. Nagbabago yan. Depende sa nag-ahati. Kaya nga try tayo eh. Try na try. Ano yan, sir? Per day. Huwag kayo magkukumpit na gano'n. Nagbabago po yan. Hindi mo pare-pares po yan. Possible po na mas bumaba po yan. Maraming kapag factors yun. Oh. Sa ngayon, ganyang kalaki na kuha ninyo. Ako, meron na po akong 14.7. IXT. Sa isang dipo. IXT ba ito? Hindi na malabawasan ito. Pero, hindi nyo pwedeng kumpitin yan ng per day. Tandaan nyo po. Yes. Nagbabago po yung per day. Habang dumarami yung pumapasok dito, mas marami tayo nag-ahati-hati. Tandaan niyo po yun. Ganon po yun. So, kaya hindi po pwede na noong pumasok si Sir Danilo ng 4,39% ang makukuha niya, hanggang sa matapos yung 30 days, ay 39% pa rin ang makukuha ng 4,000 niya. Ang tawag po doon, imbalance na po yun. Saan manggagaling yung ano, yung token na ibibigay? Kukulangin yung ano, yung tawag dito, yung sa ipamimigay na reward. Di ba? Walang panggagalingan. So yun, magiging imbalance na po siya. Eh, paano kung sabihin na lang natin ulit na ganyan? O, sige, ganyan nga. Sabihin natin na ganyan. Ang mangyayari po niya, mag-uunahan po yan. So maglalaki ng malaking pera. Eh, kung aabutin ko 326% per year, magkano ilalaki ko yan? Papangutan ko yan ng kalahating milyon para lang makuha ko ito. Kaso may hindi ganun. Oo, ganun po yun. Kaya wag kayong magko-compute ng per day dito ha ng income niya, yung kakay sabi ni Sir Danilo, wag po. Kasi nagbabago po 'yan. Possible po na sa susunod na mga araw ay hindi na po 'yan ano, magiging 60, baka maging 50 na lang 'yan hanggang sa bumaba nang bumaba 'yan. Kasi habang dumarami, yung pumapasok na nag-i-stake. So kaya sir, malaki kinita mula kahapon ni Sir Danilo. Kakaunti pa kahapon, kakaunti pa mapumasok, hindi pa alam. Nakaumpisa pa lang kasi sir, wala pang 24 hours. Tama, kakaunti pa. So, ganun po yun.
Kasi nakita namin kahapon 900,000 lamang eh. 900,000 lang ang pumasok. Eh ngayon 4 million na ngayon eh. 4 million na ngayon, eh. Tingnan natin. Permission to speak po, Coach Resty. May ikiklaro lang po ako. Kasi po, di ba po, late ko na nalaman din. So, nakita ko po yung APY is, taabutan ko lang is 29 something, 29.90 APY. Yes po, ma'am. Naglagay po ako ng 800 IXT. And then, ngayon, nakita ko na naman, ay, ang laki naman ng APY ngayon. Eh, gusto kong maglagay ng IXT muli. Pwede ba ako mag-stake uli? Pwede po yun, ma'am. Pwede po kayo magdagdag kahit ilan po. Wala akong problema po doon. Pero po, paano po yung... ganun pa rin. Naglagay ako pero nagpapang-tweak pa rin dahil nga depende doon sa... Doon, ano bang isasama doon sa paglagay ko? Okay. Ganito lang po yan kasi, ma'am. Para po, ano po. Yung staking na ginagawa natin, kaya natin nilalagay yung ating mga... itong mga token ito ng mga binibili sa staking. Kasi nga, yung ating price ng exit token, talagang ano pa yan, hindi pa talaga kilala sa madaling salita. Pipityugin pa lang yan. Baby pa lang yan. Ngayon, nakita natin yan. Yan yung inaantay ko. Yan yung inababit ko sa inyo. Siguro last 2 months ako. December ata yung November. Yung staking na yan. Okay, pag dumating yung staking na yan, hindi ko alam kung gano'ng kaganda yung staking na yan. Pero sa ngayon, ang nakikita ko po, napakaganda. Nung staking na yan. Okay, single IXC staking, single staking kasi ang nilagay nila doon. Okay ho. Tapos automatic na siya kasama na doon sa LP, yung liquidity pool staking. Kasama na rin siya doon. Hindi lang doon sa kwan. So automatic nagkakaroon siya ng pair ng USDT at saka ng MATIC token. Ilalagay natin yung token natin diyan sa mga IXC sa staking. Ngayon ho, habang inaantay natin tumaas ang value, wala tayong ginagawa. Di ba? Yan naman gusto ng Pilipino. Walang ginagawa, kumikita eh. Di ba? So yun. Yun yung kagandahan nun. Nag-i-income, nag-generate ng kahit kaunti papano yung ating staking. Tapos, inaantay natin tumaas ang value. So, anong doon? So, nangyari, naging dual income na siya. Di ba? Nag-dual income na tayo. Kasi nga, pag tumaas ang IXC token, okay, plus yung ating naipon ng mga token dito na tumutubo. Okay? Quantity at quality, okay? Sir, magsasama. So yun, yan ang mangyayari ito. So siyempre, pagka naging maganda yung takbo ng Planet IX, tantayin mo po nito, ito patanda nyo ng buwan, itong July or August, dyan natin malalaman yung, yung payout na yan. So expected natin yan, lahat na naglalaro ng Planet IX, yung buwan na yan mag-payout. Yan buwan na yan makikita yung resulta ng drone na yan, yung mga binubuo natin ng mga tao dito, mga fix control NFT, yung mga territory, yung sa tao dito sa NFT NFT landmark, yan. Makikita yung lahat ng mga yan. Permission to interrupt nga po si Resty kasi ito nga po yung tanong ko, no. Naglagay ako ng 800. Ngayon, nakita ko kanina lang. Kanina lang, ngayon lang, minutes lang. 10.10 ang rewards ko sa baba doon sa IXT. Doon rewards. Pero ngayon naging 10.04. Yun ang ibig sabihin ni Coach Resty. Hindi mo pwedeng i-compute ng daily yun dahil nagpa-plank rate po. Ayun o, 61.12 na kay Amori ngayon bumaba o. Ano bumaba? Hindi ah. Ay, bakit sa akin bumaba? Hindi to ba sa akin. Tumataas sa akin. Hindi ano po yan. Huwag masyadong pansinin yung mga percentage niya. Tama po, ganun nga yan. Kasi parang banko rin yan. Parang banko. Parang time deposit po yan. Depende rin sa ano yan. Hindi yung kagaya ng investment na daily naka-fix ng 10% kaya nagiging scam. Hindi nga siya fix. Nag-top lang trade. So, yun nga yung sinasabi ni Coach Resty, yung pagkakaunawa ko. Pero, ito yung... Tama po yun, ma'am. Tama po. Apo, ito po yung pinupunto ko. Di ba po, naglagay ako, naka 29, ano lang ako noon, percent, 29.90 APY percent lang ako noon. 800 ang nilagay ko. And then, gusto ko pa maglagay ngayon dahil ngayon, as of now, 215.43% APY ngayon. Kapag naglagay ba ako, saan magbe-base po yung panibagong lagay ko? Kung
Wala akong problema doon, ma'am. It doesn't matter po yun. Kung ano yung inabutan nyo din, ma'am, na perceived chat. Yan yung kikitain nyo that, during that time. Okay po? Basta once na pumasok ang inyong token doon sa staking na yan, automatic nag-generate na po yan. Kasama na po yun yung luma sa bago. Opo, magsasama-sama na po yan, ma'am. Okay. Wala na po ano doon. Hindi po pwede na kung inabot nyo ay 29 or 28 something na, tapos ngayon ay 17 or 20 pa po. Roll over na yan, snowball. Opo, wala akong problema doon, ma'am. Basta kung pinasok po, mag-generate nyo siya ng income. Kung ano yung inabutan nyo doon, yun na yun. Okay po, salamat po. Thank you. Para lang ano yan eh, para lang tayong bumibili ng gasolina eh. Di ba? Okay. Nadagdagan. Salamat. Mababa ang presyo ng gasolina, kung ano yung binili natin ng presyo na yun, yun yun. Kinabukasan nagbago, yun pa rin. Hindi pa pwedeng yung presyo kahapon ang bibili natin. Ganon din po dito sa staking. Okay ho? Okay hindi po. Hindi pa pwede nakikita tayo doon sa inabot natin ng percentage, tapos kinabukasan bumaba, ay nandun tayo sa mataas. Okay? Unbalanced po yun. Okay. Thank you. Salamat. Okay, welcome po. So, yun yung ano, kasi nakita ko sa GC na gano'n, sabi ko muna, mamaya ako na ipapaliwanan kasi yun sa trabaho ko. At least kahit pa paano, may idea na rin. Kasi yun, sa mga ano po, sa mga, may mga token pa sa akin, lalo na sa mga fixed token for po, ito. Si ma'am ano pala, si ma'am tao dito. Sino pa nandito? Si, nakita ko si